Ayan, ako namatay pa. Oh, ayan, ganyan ha. Morning po. Morning. Dad is good. Dad is great. Thank you, Dad, for this day. Amen. Okay. Gusto nyo ba mag-games? Ha? Papa. Games. Andiyan si Ma'am Han, si Ma'am Arcelio. Kilala niyo ba si Ma'am Arcelio? Opo. Hello. Kumusta kayo? Ma'am, kasama natin si Ma'am Arcelio. Good morning. Sige. Si Ma'am. Okay po. Okay. Alin? Sa dalawang bata, ang may malusog na katawan. Number one o number two? Shella. Okay, Shella. Ayan, siya. Batang malusog na katawan. Mamaya malalaman natin kung bakit siya nagkaroon ng malusog na katawan. Ayan. Alin sa dalawang bata ang may malinis na katawan? Number two. Ang galing-galing naman. Ayan. Gusto mo din ba magkaroon ng malusog na katawan? Sino ang gustong magkaroon ng malusog na katawan? Taas nga ang kamay, anak. Ayun, sila. Gusto nilang magkaroon ng malusog na katawan. Paano ba magkaroon ng malusog na katawan? Tingnan natin kung paano. Ayan. Mayroon akong anim na paraan upang maging malusog ang ating katawan. Pwede kang mamili, Riz. Anong number, anak? Pili ka. Number two. Two po. Ayan, number two. Pipindutin ni Ma'am si number two. Tingnan natin kung nasa number two. Ayan, sabi dito, uminom ng walo o higit pang baso ng tubig. Umiinom ba kayo ng walong basong tubig araw-araw? Apa. Apa. Okay, very good. Pili ka ng number, Denise. Ah, si Gabe na lang nagtataas ng kamay. Ah, Gabe, pili ka, anak, ng number. Number 5 po. 5. Ayan. Sabi sa number 5, magsuot ng malinis na damit. Ayan, sino ba nagsusuot ng malinis na damit? Ako. Ako. Sabi, magsuot ng malinis na damit ka. Huwag yung marurumi. Para naman, maging kaaya-ayang tingnan. Diba? Okay, sino ulit pipili ng number? Taas ng kamay. Tatawagin ni teacher. Ma'am, Travis, anak, pili ka ng number. Nasabi na yung number 2 and 5. 1, 4, 3, 6 na lang, anak. 3. 3. Naku, galing, Travis. Tingnan natin kung alin yung nakapaloob sa number 3. Ayan, ang sabi dito, matulog ng 8 hanggang 10 oras. Ayan, sabi, matulog daw ng 8 hanggang 10 oras. Sabot na maagang natutulog para maaga din na nagigit. Sino? Pipili ng number. Ah, sige, ikaw, Kurt. Kurt, ikaw, anak. 4 po. Number? 4. 4. Number 4. Tingnan natin nakapaloob. Number 4. Ang sabi, mag-ehersisyo, maglakad, o sumakay ng bisikleta
kung malapit lamang ang distansya ng pupuntahan. Ang nag-e-ehersisyo. Sino dito yung nag-e-ehersisyo? Ha? Sino? Mag-e-ehersisyo ba kayo? Exercise? Yung last week natin may exercise. Okay, very good. Gagaling, nag-exercise pala sila, ano? O, isa yun sa mga paraan upang maging malusog ating katawan. Michelle, anak, pili ng number. Number 6? 6 ba, anak? Okay. Ayan, ang sabi sa number 6, panatilihin ang malinis na kapaligiran o tahanan. Kasi pagka may pumasok na germs, papasok din yon sa ating katawan. Kaya kailangan malinis yung kapaligiran. Umpisahan natin yon sa ating tahanan. Paano ba magiging malinis yung ating tahanan? Paano kayo makakatulong? Ha, anak? Dapat titinop yung laruan, magtatapo ng basura sa tamang lalagyan, di ba anak? Yun, gagaling naman na. Anong number pa yung hindi napipili? O, sige, Brianna. Pili ka, anak, ng number. Brianna. 3. Ayan. Ano na yung number 3 kanina? O, number 1, Brianna. Isa na lang pala eh. O, number 1 na lang, Brianna, no? Ayan. Sabi sa number 1, kumain ng mga masusustansyang pagkain. O, Brianna, ano ba yung mga masusustansyang pagkain? Brianna, anak. Ano pa, anak? O, taas ng kamay nito sumagot. Para na, ayun, si Sophie. Sophie, anak, ano yung masusustansyang pagkain? Prutas. O, si Crescent. Magtataas ng kamay si Crescent. Tataas ng kamay, nakita ko eh. Oh, sige, Chris. Anong masustansyang pagkain? Yun, apple, banana, avocado. Ang galing. Ayan. Ang galing naman eh. No? Yan, kumain daw ng sustansyang pagkain. O, alam niya na kung paano maging malusog ang ating katawan. No? Hindi lang dapat malusog yung ating katawan. Dapat maging malinis din po sa ating katawan. Magkaroon tayo ng malusog na katawan. Dalawa yan, anak. Dapat malinis na katawan at malusog na katawan. Natin ang tamang kagamitan na maaaring gamitin upang maging malinis ang ating katawan. Tatawag ulit si Mama. Alin ang maaari na gamitin na pangayos ng iyong buhok? Ayun, nagsalita na si Sophie. Kuklay daw. Tatawag si Mama. Ano? May tatawag si Mama ng pangalan. Naunahan na ni Sophie. Ayan. Ang suklay ay ginagamit upang maging ayos ang buhok. Galing na. Kailangan din natin gumamit ng shampoo upang magkaroon ng kaaya-ayang kaboy ang ating ano? Buhok. Diba? Ayan. Kita ka na. May si Grishella. Grishella. Yan. Piliin ang maaari na gamitin na pinggugas o pangalis ng dumi sa mata. Tubig! Galing. Ayan.
tama siya lang, galing ha. Okay, tubig ang gagamit natin upang maging kalinis ang ating mata. Ano pa kaya ang dapat natin gamitin pagka may yung mata natin? Ano ang pinanglilinis? Pinagtataas ng kamay eh. Ayan. Ayan. Maaari din daw gamitin ang panyo. Panyong malinis kapag may tumita ating mata. No? Ayan. Ayan. Sundutin ang mata at ang matagal na pagtutok sa mga gadgets. Diba? Hindi pa yan. Sa gadgets kasi masisira yung mata. Sa angling. Ayan. Ayan si Dane. Alin ang maaari na gamitin na panlinis ng cotton balls. Cotton balls. Galingan! Okay, din na natin. Ang tama na sa cotton balls at panis sa panlinis ng domain ng ating tingnan. Bakit hindi pwede yung lapis? Tinan nyo, oh, may lapis. Bakit hindi pwede lapis na panlinis ng ating tingnan? Bakit hindi pwede yung lapis? Kasi baka matusok yung ating tinga. Very good. Kasi baka matusok yung ating tinga. Kaya ang dapat ng ating tinga ay cotton balls. Iwasan ang pakikinig sa matagal na may malalakas na noo. Yay! Galing na! Tatawag ulit si Ma'am. Series! Alin ang maaari na gamitin na pamprotekta sa ilong laban sa alikabok? Panyo! Galing, Ibisa! Ayan! Panyo o face mask ang gamit sa pamprotekta sa ilong laban sa alikabok at iba pang dumi upang maiwasan ang pagpasok ng germs o virus sa ating katawan. Para walang virus na pumasok sa katawan. Iwasan na magsuot ng matutulis at mabibilog na bagay sa saan? Sa ilong. Iwasan ha! Kasi pag pumasok yung tip na lalabas, saka dudugo pa yung tipong, di ba? No. Okay, tawag ulit si Ma. O si Gabe, nagtataas ng kami si Gabe. Alin ang maaari na gamitin na panlinis ng mga ngipin, Gabe? Toothbrush! Toothbrush and toothpaste. Yan pa rin ang ating ngipi. Okay, gaano ba kadalas mag-toothbrush ng ating tip? Dalawa hanggang tatlong beses araw-araw. Pagkatapos, ano hindi kakainin? Gabe, ayan si Gabe. Yon, chocolate. Bangon ko kainin yung chocolate. Yun na candy. Para hindi masira yung ating ngipi. Na? Bakit? Bakit tawal yung gunting?
Kasi, baka magkamali ko yun ng gupit. O, dudugoyan ko ko yun yung daliri nyo. Ayan, nail cutter, o nail clip. Ang ating sa pag-upit, at mahaba na kuko. Na? Huwag hayaan na maging madumi at mahaba ang mga kuko upang maiwas ang pagpasok ng dumi. Alin ang maas na gamitin na panlinis ng katawan? Pag naliligo tayo, alin ang ginagamit natin? Sabon. Sabon po. Shampoo po. Sabon po. Ivan, alin ang maaari na gamitin na panlinis ng katawan? Pag naliligo, Ivan. Sabon. Sabon. Sabon ang ginagamit sa panlinis ng katawan. Hindi lang malinis, para maging mabango. Diba? Okay. Huwag kalimutan, maligo araw. Araw. Naliligo dito araw. Dapat maliligo araw ha, para malinis ang panlinis. Yan yung mga dapat gawin upang maging malusog ang ating katawan. Ito namang susunod, mga gamit o kagamitan upang maging malinis ang ating katawan. Yan, sila ang mga batang malusog at inis ang katawan. Kayo pa, malusog ang inyong katawan. Ha? Ayan. Sige, paalala si ma'am. Bago mag-games, ang batang malusog at malinis ay kinagigiliwan at maraming kaibigan. Sino maraming kaibigan? Oh, ayun. Pag maraming kaibigan, malinis kayo. Ito na yung games natin. Yeah, open yung mga. Wait lang. Present ko to sa GC ha. Si ma'am muna maglalaro para alam niyo, no? Ayan. Kikita niyo ba? Ano nang gagawa? Yan, ako. Alin daw ang ginagamit upang maging malinis ang ating buong katawan? Tutulungan natin siya ha. Nang papunta sa sa ginagamit niya po bang maging malinis ang kanyang katawan, dapat hindi siya mahuli nung lumalakad na isa. Kapag nahuli siya, bawas yung heart. Yan. Ako, dapat di ako nahuli. Ay, ako nahuli! Oh! Gusto nyo ako pero ganyan. Malik! Wala ka sa mouse eh. Bakit yan? Yan. Pupunta na. Ayan, alin daw ginagamit ko bang magpunta sa ating buong katawan? Ah! No! 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 Ayaw! Diba? Tama din ko na! Okay, susunod. Detentives, kayo maglalaro. Experience nyo. Alin ang ginagamit upang maging malinis ang ating ngipin? Ba yun? Toothbrush. Lalaro kayo mamaya. Naku, ay kalabas. Oh, yun. Naiwasan ni mama, no? Ayon! Galing ni Mam, no? Hindi ko mamaya kayo magkalaro niyan. Okay. Eh, yun daw ang ginagamit ko kung maging malinis ang ating kuko. Ayan na, nahuli na si Mam. Ay!
Cutter. Melo Cutter. Oo, pupunta si Ma'am sa nail cutter. Tutulungan natin siya. Ayan, malapit na ako. Pag mali yung sagot nyo, ayan, ako namatay spam. O, ayan, ganyan, ha? Desensyon sa inyo. Gusto nyo ba maglaro? Ha? Gusto nyo ba maglaro? Yes. Yes. O, sige, ganyan ang gagawin. O, sige, desensyon sa GC. Okay lang. Ayan, ha? Kumain muna bago maglaro. Ma'am, okay. Thank you tayo kay ma'am. Sige po, ma'am. Thank you tayo kay Ma'am Martico. Thank you, Ma'am. Ma'am Martico. Thank you, Erin. Congrats kay Ma'am Angela. Great, great. Performance, great observation. Ha? Congrats, Ma'am. Sa inyo rin. Congrats, mga anak. Happy si Ma'am. Congrats, Ma'am. Sumagot. Pati guru ninyo. Ang galing. Ha? Pwede po mga teacher. Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am.